Nakapagpiansa na, kaya laya na po ngayon ang dating aktor na si Royet Padilla. Nakulong si Padilla dahil sa reklamong grave threat ng kanyang nakaalitang kapitbahay. Pag-aaralan naman ngayon ang kampo ni Royet kung maghahain ng kontra-demanda. Nakatutok si Steve Laylisan. Hi, Royet. Hi, how are you? Matapos ang halos tatlong araw na pagkakakulong sa Angeles City Police Station, laya na ang aktor at kapatid ni Robin Padilla na si Royet. 12,000 pisong piyansa ang inihain ni Padilla para sa reklamong grave threats na isinampa ng mga kapitbahay niyang sina Efren David at Evelyn Bernardo dahil sa umano'y panggugulo at pagpapaputok ng baril sa Redwood Villa sa Clark. Ang isa pang reklamo sa kanyang paglabag sa Republic Act 7610 o Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination na dismiss naman ng piskalya. Itinanggi ni Royet ang lahat ng paratang. Gawa-gawa lang daw ang kwento laban sa kanya. Baril ka ba? Meron ka ba? Wala. Kahit checkin mo sa FEO, wala akong nakarehistro ng baril. Dati naman daw maayos ang samahan nila ng kapitbahay. Minsan parang siyang nakituloy sa mga ito hanggang sa magsimula ang tampuhan itong mga nagdaang araw. Sana napag-usapan na lang natin ang lahat. At hindi porke mga kaibigan niya yung mga opisyalis dito, lalapastanganin yung aking karapatan. Ang dahil sa aso, bukas yung gate, pinapasok ako rito, nagtapat sa akin yung kabila na walang ibang gagawa niya dahil may record na nga yung bata nila. Sinubukan kunin ng GMA News ang panig ng nakaalita ni Padilla pero tangi ang nakababatang anak ang nakausap namin. Hindi po pasabi, andito po yung GMA 7, hinila sana namin yung side niya. Hindi ba pwede ka makuha yung side niya lang for interview? Ayaw niya. Pag-aaralan pa raw ng kampo ni Royet kung maghahain ng kontrademanda laban sa kapitbahay. May hanggang 6 na buwan pa ang kontrata niya sa tinutuluyang unit, kaya hindi raw uubra ang kagustuhan ng kapitbahay na paalisin siya sa lugar. Steve Daylisa, Nakatutok, 24 Oras.